Good morning. May nagpime, ano raw ang masasabi natin dun sa surprise sa station visit dyan sa Plaza Loton wherein na naabutan yung mga pulis na tulog. Alright, this is Ariel Vera from Dragon, Associate Professor 1, Corps of Professor, Police National Training Institute, National Capital Region, Training Center, Camp Bagundiwa, Taguig City. Alright, patungkol dyan sa mga pulis na natutulog, nakita naman ng camera. Wala pa akong alam na nag-duty na panggabi hanggang madaling araw, let's say from 11 to 7, o lalo na kung galing sa estreta niya, na religiously gising. Meron at merong sandali na makakatulog ang pulis. O kahit na yung pangrinyong tao lang. Kaya lang, in that particular situation, halos lahat sila tulog. Kung mga rude element yung pumasok, simot sila. Ganyan ang nangyari sa ibang probinsya. Tulog lahat, unwary of the things, napasok yung police station, kinuha lahat ng firearms. Ikinulong lang naman yung mga pulis, ng mga NPA. So, ang remedy natin dyan, hindi talaga may iwasan niya makatulog mga pulis, lalo na maghahapon niya na trabaho, galing sa pamilya nila, mayroong sort of stress doon, sa kanilang mga asawa, may mga stress, doon sa trabaho, may stress. Yung pagpikit ng kanilang mata, paraan din yan, para ma-decongest psychologically, socially, yung kanilang pag-iisip para mapag-focus ulit sa trabaho. Kaya dapat kung matutulog naman sila, half rest, half awake. O kaya kahit na isang pulis lang ang gising sa isang police station. Lahat sila doon tulog ako na yun. Pero yung mga firearms, nakayakap sila. O pistol, o, nakahawak doon. Para kung sakaling bumili sa kanto yung gising, may pumasok, hindi basta maagaw yung firearms. Di ba? So, dapat gulang din, no? Kung yung long firearms, kakaptang ganyan. So, kung may gumalap, gising ka agad, di ba? So, half rest, half awake. Kahit na isang pulis lang ang gising, pwede na yon. Kasi meron talaga mga rutinary visitation ng mga opisyal, eh. Kagaya ni former Mayor Lim. Sa Uba Police Station, lahat inabutan dito, tulog. Okay? Inalipat sila sa agad, sa General Assignment Division. Kung sa Manila naman, okay lang yan. Pero kung sa mga probinsya, mapapasukan kayo ng NPA niya. Alright, so, ang sa akin lang, ang masasabi ko lang, hindi may iwasan makatulog ang mga pulis. Pero, meron kailangan isa man lang ng gising. Alright? Kung yung desk officer man lang, so, anong pwedeng solution dyan? Kumuha kayo ng mga criminology o JT. Sila ang bantay nyo sa gabi habang kayo nagpapahinga. Andun din kayo sa police station. Kung gusto mo, nandun ka sa sakyan, tulog ka. Pero yung mga intern o JT, nandun sa loob, labas ng sasakyan yan. No? Patingin-tingin sa daan. So, meron kang mata habang tulog ka. Kasi gisingin ka naman ngayon. Sir, may papalapit dito. Sir. Ayan, so meron taga-alert sa'yo. Ang masama niya, kung wala ka ng OJT intern, tulog pa kayo lahat. Aabutan kayo kagaya ng nangyari niya. So, hindi naman criminal case yan, administratively, hindi naman madadaan naman yan sa paglipas ng panahon, makukorek naman yan. So, it's not a cause of alarm. Sabi ko nga sa inyo, na-champuan yan sa Loton. Sa ibang lugar, meron din. Kaya lang, half rest, half awake. Hindi lahat tulog. Okay? Kasi paano yung sa desk officer? Yung ibigan ko nag-share eh. Ang gawa niya raw, di ba, may mga landline pa yan. O, para hindi misturbo, pumasok na si Epi sa kwarto niya, aircon. May lane yun eh. So, hindi natutunog yun. O, yung mga radyo, op-op, at yung mga cellphone.
Kasi hindi may iwasan dyan yung call for services. Minsan mga bogus calls. Sir, sir, merong saksakan dito. Sir, sir, merong barilan dito. Ang mga nagko-call and text lang, yung mga wala lang magawa. So, kung niya mang gagawin yun, no? Kasi, lalo dyan sa Maynila, meron dyan PlayStation. If I'm correct, na connected directly sa Malacanã. So, hindi mo pwedeng tanggalin yung linya niyo. Dahil pagka may nangyayari sa Malacanã, yan ang unang police station na asang mag-respond sa kanila sa lapit. Well, although kung meron declared na heightened alert, almost all NCRPO are advised to be alert. Alright, so yan naman ay sa loob ng police station. So, sa mga criminology student, dapat alam nyo, pinasok nyong kurso. Ang criminology graduate, pag ikaw ay nag-apply na sa PNP at ikaw ay police na, hindi ka papasok sa isang business establishment na papasok ka sa opisina, let's say 7:30, uwi ka ng 5. Hindi, hindi ganun yan. Sa Civil Service Commission, 8:00. O minsan, may mga straightan din yan. So, ikaw na criminal student, ang aasahan mong trabaho ay tinatawag natin na soft and hard. So, pagka wala namang masyadong trabaho, pero hard, kapag andyan yung mga SONA, andyan yung mga pagbisita ng mga foreign dignitaries, mga presidente, vice president, at mga iba pang mga national na event. Alam mo, mga malawakang belga. So, halos nung ko na sa kalsada natutulong yan. So, kayong mga criminal student, you do not expect a managerial job na nakapulog barong ka, papasok ko, malita ka, ano? Andalang mo, firearms. And you are ready to serve the public. You are to arrest, invite person for questioning, turn over to the in police investigator. Kaya, masasabi ko sa inyo, mga criminal student, kung marami kayong nababanggit patungo sa mga tulog na police, eh, itry nyo nang pumasok sa PNP service para na sa kayo maranasan nyo yung puyat sa maghapon. No, yung lamig tumatama dito sa pisngi mo. Tapos pag bagong taon eh, manonood ka nalang ng mga kuwitis na pumuputok sa taas. Diba? At kapag Pasko, yung ka-duty ka, manonood ka nalang ng mga bata, pamilya na naglalakad sa tabi ng PlayStation, pag ganun-ganun ka. Gusto kayo pamilya ka. So, yan sinasabi ko sa inyo. Pag kayo ay naging pulis na, kayo ay hawak na ng gobyerno. Kayo ay public servant na. Hindi kayo manager. Hindi kayo boss. Kayo ay public servant. You are to serve the public. Alright? Kaya, depende yan kung kakayanin ninyo o hindi. Eh well, kung sa mga national office naman kayo makota, let's say sa Camp Rami, ayan, office yan. Pasok ka dyan, 8 hours. No, uwi ka alas 5. So, ang bilang pasok mo ay, let's say, 8 hours, 7 to 5, let's say. Okay, kung may tahid ka na, papasok ka ng 10. Magbe-break time ka ng 10:30. Maglalunch ka ng 11. Sa labas, sa farmers. At babalik ka ng alas 2, galit ka pa nun. Oh, tapos aalis ka na bago mag-stress. You see? Kaya pag ikaw ay nasa police station, ay hindi. Kasi meron kang kapalitan dyan. At yung ikaw naman yung kapalitan, siguraduhin mo yung darating ka prior to the time na ikaw ay papalit. 73, 3 to 11, 11 to 7. O kung ano man yung shifting nyo ng straightan. Kasi alalahanin mo, inistatang ka niya kasi meron siyang importanteng gagawin bukas o sa susunod na araw. At ikaw rin naman, maaari ka rin mag-request. Yung tinatawag natin na schedule. Oo, totoo yun. Pero meron pang isang totoo, yung straightan. Brad, ako papasok ng 24 ha, pero 25, ikaw na mag-duty sa akin. Para makapasprint siya. O sige Brad, pahayag ako. Pero sa December 30, ikaw muna pumasok. Ha? Straightan muna yun hanggang January 1. O ako naman sa 2, 3, 4. Ayun. So, mga ganung klaseng straight. Ganyan ang paabutan yung trabaho sa PNP.
hindi yung mga managerial. So that is only a sort of a bird's eye view. You will learn more when you enter the police service. Okay? Ako naman po ay isang janitor. Ay, mamaya nga magbabalis na ako. Nagbabalis ako ng sa kalsada, mga dumi. Ang dami. Okay, pero ngayon, wala namang masyadong order yung private company namin na maglinis. Wala. At peace tayo ngayon.